ng upper bracket finals dito sa Dream League Season 23. Mainit na mainit. Uh-huh. IO nakawala for Falcons. Ito ha, Falcons first picking IO, and then nagmereshka has arrived naman para sa GG rito. May plano parehas ng both teams dito. Uh-huh. Kasi ito itong Willow, hindi naman pinapersonate. Pagdating kay IO, can we see the facet? Facet. Sa pub kanina, naglaro ako, may gumamit din eh. Ay, na may O. Oh. And direct, syempre, huwag mong kalimutan, paliparin mo na. Mm-hmm. Ang mababang lipad. Paliparin agad? Oh. Ayun o. Okay. Paliparin mo. Paliparin na natin. Ang kalapating mababang lipad. Lagi lilipad yan hanggang matapos. Hanggang lili. Alilipad to. Shoutout din sa iyo dyan, Anthony. Ano, happy viewing din dyan. Nasaan si I? Maulang gabi dito sa Gentry, correct? Oh. Lakas, malakas ang ulan, guys. Sumugod tayo ng J-Boys, no? Kahit maulan. True. Sorb naman. Sorb ng sinigang talaga pag maulan. Mainit na sabaw sa mundong ito. Solid nga yung in-order natin. Sinigang na baboy. Ayan. Crispy dinugo ang baboy pa rin. Sisig. Sisig, baboy pa rin. Tapos yun yung kuwalay. Baboy pa rin. Grabe, puro. Wala man lang gulay. Uyuy, yababs, no? Ayan, sana kapaghapunan na lahat. Kung mga di pa kumakain, guys. Aga pa naman, 10 pa. So, habol na ng dinner. Diba? Hindi ko mahanap si Ayo. Letter I, kasi. Eto, si Ayo. Yan. Kritzkrieg. Kritzkrieg. Overcharge grants, 35, 60, 85, 110, attack speed, and spell. Yung Medigun naman dito, Medigun, overcharge, grants, armor, and magic resist. Parang ito ata pipiliin mo. Overcharge? Ay, depende. Parang saan sila overcharge yung ano eh, Medigun, and ang pinagkaiba lang, ito attack speed tsaka spell arm. Ito armor and magic resistance. So, doon sa armor magic resist, feeling ko kasi support ka naman eh. Hindi, ano yan? Diba, prior, kung patayin ka ng storm agad dito, o di sulit yung magic resist. Gagana rin kasi ito sa nakateter. Kasi yung teteter mo, lalo ito, dalawang magic. So, ito na talaga pipiliin mo. Yun nga, yung Medigun. Storm spirit, pero shaman, okay, for Falcon. Kanina, pero ito, nilabasan ng shaman ni ano ha, ni pero talo. Mr. FY. Panalo game 3? Oo, panalo sila game 3. Yun yung game 3 na nagsawa na siya eh. Tama? Kumakain tayo nun habang game 3. Game 3 o game 2? Game 2 ba yun? Oo, game 2. Nanalo ano eh. Gusto ko sana piliin yung SFF. Pero, kung sakaling hindi mapili, baka pwedeng pa-play na lang ng next stand ngayon. Walang problema, Kuya Nick. Lumabas lang sandali si Joseph says. Umihi lang ata. Nag-request pa. Yun lang naman. Nag-request pa. Bago sa mong lagyan ng oras yan, may request eh. Tingin mo. Shaman game 3 nga, talo. Ayun o, sorry pa. Si FY, talo nga. Talo. Tapos kahapon may nag-shaman din, talo din. So masabi natin, win rate dito ng shaman, hindi maganda dito sa Dream League. Oh, medyo malabo nga onte, Julius. Ano, wala ba tayong remedyo dyan, Derek? Oo, wala. Malabo eh. Maya-maya onte, guys. Okay din to. Ito may shaman dito. Shaman, Shadow Shaman. Shout out watching here from Barcelona, Spain. And happy viewing, Boss Tiknoy. Barcelona, no? Solid. And happy viewing sa misis mo, Boss Jepoy, na si Daisy. Nonood. And so, Team Berso, hindi na ito yung mga casual na ibaban mo for Team Falcons eh. Iba na yung patch. Yung mga Prayong DK, Prayong Razor, Doom, pa ba? Doom naman, sakto lang. Ay, yung LC. Yung mga pinaprayo ng LC. Hindi. Yung sa against Team Falcons, kaya hindi na kasi ito yung mga typical na ibaban mo lagi mo, na prayo mo. Pero eh. Mo, wala na yung mga prayo. Wala na, diba? Wala na yung open. Mga prayo. Open na open. Pero kasi dahil new patch nga tayo, for sure, assignment for GG din yung mga nilaro nila against Extreme. Ano-ano ba yung mga nilarong hero nung Falcons ng Extreme? Check mo nga. Pare ko sa ating everyday gadget. Yeah. Hindi dyan. Hindi. Dito, yan. Yeah, sa unang-una. Yeah. Tapos, punta ka sa tournament. May tournament. Overview. Yan. Hindi, pa-click mo baba mo. Sige. Sa tournament. Yan. Tapos, click mo ngayon yung ito. Ano ba yung GG ba? Hindi, Falcons. Ano mga heroes ginamit nila dyan? LC, Timber, yan. Naga, Phoenix, Hoodwink pa rin, Chen, NS, ito, ayan, kagaya nyan. LC, Naga, Naban, di ba? Yung hero na yan. Kaya yun yung mga bans ngayon nila dito, yung naging recent heroes ng Falcons against Extreme. Pero itong AA na explain na namin ni Kimuto, medyo maganda siya ngayon dahil nga yung
last kill niya, sobrang tagal na bago mawala. Ito, magbago man ang patch, ang hindi mawawala ay yung SF ni Jules. Ilabas na yan. Ilabas mo na daw ang SF ni Jules. Panayari ko si Kuya Nika, hindi pa pwede yan. Ilabas mo muna. Ito naman eh, ano natin. Yan, the Requiem of Soul, slow mo, walang soul. Mm. Na-stun pa, Diyos ko po. Anong gagawin after nun? Ang SF na yan? SF, oy, oy, oy! Hindi, kailangan... Ako caster, ha? Kailangan... Malabo! Hindi, malabo, oh, malabo. Punasan. Punasan mo muna. Punasan mo muna. Pakipunasan yan dahil medyo malabo. Op, okay na. Umulan, hindi ba ishik? Umulan, ipapagpag... Mamaya, mamaya. Basa eh. Babasa, mamaya, mamaya, mamaya. Mamaya natin punasan yung ishik-shik. Sa bundong ito. Sa bundong ito. Ito yung bago kay AA guys, ha? Bone Chill, meron siyang Death Prime. Each attack also reduce target strength by... 0.5, 0.75, 1, and 1.25 improve with eye blast level. Itong exposure, yung cold pit. Yung may epekto dyan. Yung deals death, drive damage, all enemies within. Parang ito yung... 400, ano yan? 403 reduce from target. Mm-hmm. Okay. So, Razor pick pa rin para sa Team Falcons. Ang disable lang nila natatangi dito. Shaman, ha? Itong Gaming Gladiators. Lahat yan may disable, Julius. Mm-hmm. Ang dami niya. Sabi ni Bosses, bawal tumanggi sa tagay, inuman na. Yeah. Cheers sa'yo, Bossengs. Sa maulang gabing ito. Pag, ano, pag umuwi ka na yan. Pag uwi ni Bossengs talaga, automatic yan. Nakasalubong kami sa airport. Yun lang naman. Ba't gano'n may oras pa pero hindi na pumasok yung bed ko? Baka nag-close sakto na. Oo. Yun lang naman yan. Boss JNJ, under ba to? Depende. Mahirap sabihin eh. Mahirap pa. Kaya hindi muna namin siya binibitan, guys. Kasi kailangan namin ng mga specific data. Para malaman kung sino yung laman, yung, kung ma-over ba yung meta ngayon, ma-under ba yung meta yung ngayon. Yung unang araw, puro under. Hindi, patas lang. Hindi, unang araw. Oo, patas lang. Over 40 minutes tayo nung kinas na, nung nagkas tayo eh. Unang araw nung patch. Hindi ba tayo nagkas nun eh? Hmm, oo. Diba? Sila Kimo Alo yun eh. Unang araw nga, puro under yun. 2-0 nga yung GG. Totoo, oh, tama-tama kasi ano yun. Yung tayo nagkas, puro may mga over naman. Oh, puro over ka mo. Anong... May under pero mas marami yung over doon nga doon. Pero tingnan natin, Centaur and last pick for Darracho. Sa Falcons, di ba pa kasi sure ko kay Skater Kulang eh. Chaos Knight maybe? Nakikita mo pa si Chaos Knight dito? Chaos Knight kasi nakakita ka ng AA. Oo. Tsaka hero ni Skater kasi. Oo. Combo na yun eh. Diba? Yun rin yung gusto kong banggitin kanina eh. Kung kukunin nila yung Chaos Knight pero parang... Okay lang kayo sa dito. Yung Void gusto ko makita in action talaga. Literal. Ano since yun? May kalaban naman silang IO dito. Ano eh yung GG nga pwede mag-void. Yun nga. Yung GG nga yung mag-void. Kalaban nila IO dyan eh. Pero hindi nila lalagay ng type zone. Pang support yun eh. Pang support yung type Kronos, zone. Kronos Spear pa rin talaga yung lalagay mong ano. Pa-send. So Ursa. Ang binan dito. Balak nila mag ano. Timber off lane. Jay. For Amar, tas Malrino yung gagamit ng Razor. Razor and then let's see kung anong gagamitin ni Skeeter. So ang tinanggal kasi nila dito, Mars and Balanar. So carry ni Skeeter ano to? Carry ni Skeeter Razor to. Kasi yun yung binan nila eh. Tas ina-expect nila mid ni Amar na ano. Ay nga, carry Razor. Oh, carry Razor nga, 'di ba? So ititimber nga nila offlane because of that ban sa Ursa doon na gave eh. Tapos void mid. Yung drop dito ng Falcons, wala silang hinihintay na big ultimate. Ha? Mm. Literal, parang go, go lang yan. Shock kay Shaman lang, pero hindi rin necessary lagi kasi meron naman siya budo siya. Smiley na lang muna. Oh, ayun. Tignan mo, baka nag-chat sa'yo, kaya ganun. Baka pag ganyang chat ni Kuya Nick, smiley na lang. Patingin. Nag-PM yan. Walang PM. Ayun, meron. Pag ganyan yung chat, uy! Timing talaga sa inyo kahit hindi na tumabi pa. Congratulations sa player ni Kuya Nick. Yun lang naman yung akin. Smiley. Ilang smiley na yun? Patikim na kami ng smiley na. Baka naman. Sabi mo, matikman na yun. Ayun na, sabi ko, baka naman. Matikman na yung smiley na yun. Matikman na yung smiley na yun, Kuya Nick, ha? Baka lang naman. Hindi na, para ito mabiba, no? I-block mo na nga muna si Kuya Nick sa comment section. Huwag mo lang pag-commentin yan. Sa mundong ito, Falcons all the way pa siya. Ayan, happy viewing sa'yo, boss James, ano? Dito sa Rizal. San sa Rizal? Ay, happy viewing na lang sa lahat ng mga tropa natin sa Rizal. Mapamuntalban ma yan. San Mateo, Antipolo, Angono, Muntalban. Dami Rizal eh. Ayun. Clinks ni Darracho. Bong Clinks. Ginagamit niya na to before patch eh. Mm-hmm. Tapos ginagamit. Talagang ito pa rin yung pinili. Pero for me, hindi scary yung Falcons ha. Kasi nahanap ko talaga pag yung lockdown nandun. I'll go for GG for this game number 1.
1 each bet, may 500 ako sa'yo eh. Sige, I go for Falcons. Alam kong Falcons all the way ka. Tama. Oh, 1 each. Mm. Oh, duration, ano ka? Bakit kaya duration? First 10 na rin, Falcons na rin ako. Hindi na, no, talagang Falcons all the way. Hindi na. Ayaw duration. Ano lang ako? Duration. Ikaw magbigay, sige, titignan ko. Paano ikaw nagbigay, pinapalcons na nga kita dyan dahil alam mong Falcons all the way? Hindi, based on drop kasi, Falcons talaga ako. Oh, based on drop, GG naman ako. Tsaka magpa-Falcons all the way ka dyan. Duration na tayo. Ikaw magbigay. Ikaw magbigay. Ano ba? 41, sa mundong to. 41? Oh, sa mundong to, 41. Magkano ko sa'yo muna? 5-8. Para magkaalaman tayo. 5-8. 500 ko sa'yo. And habang iniisip mo, no? Fly over. From Dubai over to Manila, affordable UAE trips, installment package, Transcend Travel and Tours, mga sir. Pwede nyo bisitahin sa kanilang mga social media account like Facebook and Twitter. Ilalagay ko na Twitter rin. And IG. Yeah. Over 41 lang naman. Over 41. Ayun na. Over ka dyan. Over 41. Yan na yan. Okay na yan. Hindi na, may mga testigo naman tayo. Ayun na, ayun naka-notes na yan. Oh, and syempre guys ha, nga pala ina-upload natin, ito yung J&J Podcast, panoorin nyo guys, watch the full episode at YouTube, Team Sherwin, mga sir, mag-subscribe na rin kayo, and sa Facebook din, Team Sherwin, I think tatlong nilabas na, tinakil namin dyan ni Boss Jules, Boss Owa, JB, mga about sa esports, kung gusto mo makapasok sa esports, ano ba yung experience sa esports, ano ba yung mga sangay-sangay ng pagdating sa esports, basta pwede nyo panoorin. Basta panoorin nila. Yun lang yun. Pero ito nga sa guys, sa bundong ito. Mainit na mainit, upper bracket finals, parehas ng itong teams na to na talagang medyo, sabihin natin, mabilis nag-adjust pagdating dito sa new patch natin. Uh-huh. Eh, magkakaalaman na kung sino ba talaga sa, ano, sa dalawang team ang talagang pinaka... mabilis na na-adapt itong patch nga natin. Medyo mahirap yun. Teka lang, may Chemical Romance. Pasok. Oh, may Chemical Romance yung boy. Ay, Slipknot. Ayun, oo. Uy, gawain na sa Nostra yan, oh. Ginagaya sa Nostra. Gawain nyo kami sa Nostra. Ano, ha? Shiver, ha? Kayo, ha? Nonood kayo ng ano, ha? Nostra, ha? Pero ito na, game time na tayo, Jay, ha? Nakasod dito yung Falcon. Samantalang... maglilate so dito yung GG. Aha. Uh-huh. And sisimulan sa Radiant ng Gaming Gladiators to Falcons. Early movement. And makikita Snake, may tether naman yan. Kaya ganun na lang kakampante yung IO. So hindi siya na-brumble mates that time. And matitip ni Skitter. Alam na nila yung move. Oo, alam nila. Dito ng late. Na ano pa? Boss yung late so, smoke nila na plano sana. Pero muntik na yun ha. Isip mo kasi minsan pag nag-tether ka, kapos yun eh. Pwede siya maipit sa clip. Pwede siya mamatay sana. Hindi, ano niya? Calculated niya. Tinutok niya yung bilog dun. Calculated. Kitang-kita. Promise. Hindi mo makikita si IO gaganon mag-isa. Pero promise mo yan. Nag-promise ako sa'yo. Nabuhay. Buhay naman. Yun lang naman. Akin lang naman. Yun lang naman. Oh, bago magsimula yung game, pakawalan ng ibon. Dyan. Hindi masama na hindi pinapakawalan ng ibon. Pakawalan. Pakawalan lagi yan. Pakawalan mo yan. Oh, Falcons, galamin. Oh. You were not alone. Oy. Nagkakasyon tao dito, Jasoses, ha? May snake hindi, ka? Hindi kita, wala akong mailalabas niyan, pero ilalabas kita sa kwarto nito. Pero both teams natin nakakuha lang naman. Inadli na nga ako kanina nilabas kayo mo, eh. Papasimuno ka doon, eh. Boyd, ano pala? Boyd Spirit Carry, tama ba? Oh, plane. Tama. Oo. Di ba ginagawa na nila, ano yan? Nila ice? Before? Pero... at least ngayon, bagong ano to, bago sa mata natin. Tingnan natin. Teka, confirm muna natin. Ano ba nangyari? Offline ba talaga? Hindi pa natin nakikita eh. Offline na yun, no? Green, no? Nasa bottom siya. Ang pagpipili mo sa passage niya, Sanctuary or... Sanctuary. Ano to? Barrier absorbs all damage types. So, mapasta right click. All damage type eh. Oh. Diba? Ito pinili niya. Mapamagic, mapa-right click, mapa-physical, mapa-lahat na, mapa-DPS. Diba? Lahat. Barrier absorbs. Ano ba yung barrier niya? Yung ano? Yung third skill. Yung third skill, di ba? Resonant pulse. Yung kabila naman, yung symmetry. No longer creates a physical damage bar of some. Boy, spirit gains a physical damage shield equal to 40% of magic damage. Kumbaga, yung madidil sa kanyang damage, magiging physical damage na. Mm-hmm. So, malagdagan siyang damage. Buff duration, 20 seconds. Mm-hmm. Okay. Pang mid yun. Pero mas pipili mo ata ito, no? Itong sanctuary na ito. Uh-huh. No?
Mas okay. Naka-pause? Anong gagawin dyan? Palipad na yan. Matik. Ilipad na ilipad, ilipad dyan. Ilipad na ilipad yung palikons sa all the linen. Ilipad mo lang ng ilipad. Palipad mo yan. Naglag yung palikons. Op. Op. Lumipad ka. Malaya ka na. Malaya. Malaya ka na. Malaya ka na ba? Lumipad-lipad. Malaya ka na, Kimo TV. Makulit ka na. Op. Habang naka-pause tayo. Lipad lang na lipad. Palayain ang ibon na yan. Baka mamaya maligaw pa guys eh. Kailangan paliparin, baka mamaya. Hindi, baka sipunin sa kulungan eh. Mahirap na eh. Paano mo? Ipagaspas yung feathers ba? Wala ba yung mga bago ni Kim Woo? I know, flying on again. Fly! Ayun yung mga kantahan siya ng sigunin mo siya. Ano? Fly like pigeon, fly. Pasok na pasok yung katawan eh. Oh. And never. Anong tag yan? Senior Aguila. Senior Fly away! Ano, diba? Si Tito mong lasing yung kumakanta, tapos Kimo TV. Tito mong may sakit, takabay siya. Kanina puro kay Jay and Jules yung clip nung sila Kimo nag-cast, Bowing Bow. Siyempre, diba? Nilalabas tayo kanina. Palipari mo yan. Wala kasing bagong TikTok si Kimo TV ngayon eh. Maulang gabi, mga idol Jay and Jules, medyo nakakalungkot talaga. Baka pwede, plus one mamos alujan. Birthday lang ng pusa ko. O, Jack. Kapon, bayaw eh. Jack. O, abang wala pa. Jack Sousas. Iyon mo muna. Kaya lo daw, kaya lo. Teka muna, Jack Sousas ha. Delegad si Amar dito. Hindi mo mamatay yan. Pero si Amar yung gagamit ng Void Spirit. Ano? Kaya, may something dito kung sa Ali sa ano na to. O, pagbigyan mo, birthday ng pusa ni Kuya Nick. Ano? Pagbigyan mo si Kuya Nick. Si Kuya Nick yan guys ha. Hey, up, hatiin mo sa gitna. Oh. Up, one for you, one for me, hatiin sa gitna. And, oh. Okay na. Okay na, Kuinig ka. Ayos na, Kuinig ka. Happy birthday sa pusa mo. Pati yung pusa, kapol, aso, kayo naman pusa. Bayaw nung isang araw. Oh, bayaw. Lahat ato na, birthday dyan, ha, per day, ha. Ang dami may birthday, ha. Pero very interesting nga to for Falcons ha. Isipin mo, last pick Void Spirit for Amar. Diba? Tingnan natin kung mapapagana ba nila or hindi. Yep. Maganda kasi rito yung IO nyo na counter ng AA. Di, tsaka since you have Storm Spirit naman, yun naman yung instant jump nyo dun to kill the IO eh, diba? And kung clinks ka, wala kayong detection, awit yun ha. Pero ha? Yatap ka dyan sa buong clinks na yan. Hindi, kailangan nyo ng at least last entry, mga ganun. Early game. Parang mapapayulis ka ba rito if you're ayaw? Parang kasing todas ka agad dito. Kaya hindi, kailangan mo Grips 5 pa rin. Talaga? Paano na lang pa-sustain talaga, no? Sustain talaga kailangan mo. Hindi ka pwedeng... Yung pero aso, no, pre. Wasak si Malrini dito. 19-6 versus 9-0. Si Japoy nga, dinurog siya eh. Ito pa kaya si Queen. Si Queen eh. Isa rin sa mga dotang-dota ngayon sa patch. May ano rin talaga, may gap din talaga pagdating kay Storm. Lakas ni Storm sa mid, eh. Lalo melee ka. Siyempre yung Remnant, mataas chance na tumama sa'yo. Pero naman, siyempre pagdating sa attack range lang, di ba? Namang nalamang ka because long range. Yung electric vortex kasi dyan eh. Yun yung kakamot sa'yo eh, no? Pero look at this, Skitter. Once tofu, look at the damage. Sakit. Taken, aabot yata si Quenta pa. Sarado nga, 50. Yung nadaugas niyang damage doon. Hindi na mamamatay. Mm-hmm. At least na po-force nilang bumak. Pero ang dali lumasit eh. First skater ngayon, di ba? Si Quentin creeps ban, I mean, damage ba naman yung nakuha mo? Pero pag level mo, mabilis lang. Mabilis na mawala yung duration ng, ano, ng damage. Pero middling, grabe si Queen. Queen is back. Hindi talaga makaporma. Talagang pressure compression yung ginagawa dito ni Queen. Ano na masyado yung Falcons? Masyado nang nauupo sa trono ng matagal, ano? Sila kasi yung kumuha sa trono ng ano ngayon eh, GG ngayon taon. 2023, taon ng GG yun eh, di ba? Mm-hmm. Talagang hakot award eh. Hakot award sila. Major, pero ang malungkot kasi doon, yung two of the biggest prize pool, hindi nila nakuha. Yun lang. Ano? Diba? Team Spirit ang Team Spirit ang kumubra up. Sa inyo na yung tatlong major, magkano ba yun? 300k, 500k. 300k lang eh, di ba? 300k lang. O, tatlong major, 300k. O, 900, di pa umabot 1M. Eh, nakuha nila yung Riyadh. How much? 5M lang naman. 5M lang naman. Tapos TI, magkano TI? Yung pilang malaki. Malaki yun eh, sa TI. Hindi, nung TI na last year, yung sabay, di ba, Riyadh, tapos TI. Mas malaki yung Riyadh compare sa TI. Hindi, kala ko yung Team Spirit siya sabi mo nang kakuha ng TI na malaki. Kala ko hindi, yung last year na. Kasi yun ang sumunod sa pangalawang malaki, yung TI eh. Hindi ko lang. Mga 1.8 lang ata, nung nakaraan. O umabot 2+. Kulang-kulang 3M siguro. Pwedeng ganun, pero middling nga natin, durog.
Si Malrini rito sa may delay. Ulan din eh. Uy, no? Pinapakain ng delay. Pinapakain ng alikabok ka. Siguro kung di ako maasim sa parlay ko na ano, na 2-0 extreme. Shoot na to sa akin. GG ako dito, series pare. Kala ba 2-0 ka? Oo nga, GG out series dito. Ikaw, Falcons all the way. Falcons all the way talaga ako. Ito na mangyari. Pero nagano ako rito, ano ba ako? 2-1 na ito, Falcons? Dito? Oo, alam ko 2-1. Ako, yung sa Nostra natin? Oo. 2-0 GG ako sa Nostra natin. Pero bottom lane, delikado si Crit. Nandito yung rotation ni... Tofu, so Bramble Maze lang yung kailangan nila dito. Even though dito mama doon, yung... Ito, nandito si Snake, ha? Biglang nakakagulat na pangyayari. Mapapaligtad pa nga nila yung sitwasyon. That's Celery going down. And look at Crit! Dalawa kapalit nung isa. Easy first blood for Falcon side. And a total of 3 kills na agad sila dito. Nangyari sa bottom lane, Julius. Biglang apat kasi no, out of nowhere. Diba, patay na dapat si ano dun eh. Kala Shaman agad eh. Kala natin Shaman na mamatay pero grabe. Takes to Ayo. That, backup, even Malrini, nakita mo, tipi siya dun, diba? And syempre, that first blood natin sa atin ng 1x bet. Mas pinalaki nga ng si Queen, no? Bonus. Naka-ano pala siya dun? May 6 na pala siya, tapos hindi siya nag-tipi, no? Hindi, pakawala kasi siya mana. Yun lang yun. Oh. So ngayon, secret, pwede siyang ma-hold dito. Pero ang hirap nito, very ambitious. Pero kung mababawasan mo naman at least, Queen, may regen din? Pwede na. Yun lang. Oh, ang ganda nga nung kinuha niya, ano? Yung kay Storm ngayon. Tira mo, nakita may first kill niya, ano? Oh. Tumalapit. Nakita mo, naglalakad. So, saan yan? Sa innate o sa facet? Sa facet siya, tingnan natin. Yeah, check natin sa aklat. Aklat ng DOTA. Yeah. Dos. Ayun na. Tuldok dos. Tuldok dos. Tuldok dos. Tuldok dos. Nasa, ay, pagkas na. Letter S kasi, pare. Storm. Ito, S na nga ito. Snapper. Spectre. Ito. Yun. Static slide. Okay. Ito, static slide. Yung pinili niya. Oo, yan yung pinili. Nakita mo. So, becomes point targeted ability with 800 cast range. Static remnant moves into target point at 325 speed. Pwede na. Hindi ganun kabilis pero not bad na, di ba? Oh, tsaka sure na tama. Oo. Di ba? Kaya pala lumamang eh. Tapos can self cast to cast place. Tapos vision reduce decrease nga lang from 500 to 100. Baba na lang. Nag-PM si Koenig. Oh. Idle Jane Jules nag-PM sa akin yung kainuman ng lolo ko. Favorite caster daw niya si Alo. Baka pwedeng replay isa pa. Direct. Ja. Kuya nagsabi, labas mo na. Basta, labas tayo dyan. Labas ha? Kami dyan. Labas kami left, dyan. Right, at yun sa gitna. Yun lang, half lang. Inahati sa gitna. Ano lang, 50-50 lang. 50-50. Paano lang, one for you, one for me. Yun lang yun. Yan, saro sa lolo mo, Kuya Nick. No? Ako, ano, ano. Active yung lolo ni Kuya Nick, ha? Active ba? Active pa si Alo, no? Active ba? 1 hour cast ba ulit? Baka to mo yung kahapon, tapos ang tagal nung ano, 70 minutes, tapos yung post, almost 1 hour din, so total of 2 hours, di ba? Okay lang naman yung long game, pero sana, huwag naman mangyari ka. Ang lalong post. Yung hindi, hindi lang sa long post, yung hindi na nakarecon yung Aurora, sobrang anticlimactic eh. Mm. Kalungkutan for Aurora, isipin mo, di ba? Kaya naman yung manalo dun eh. Pero going back sa ating game, no? Pumapangalawa dito pagdating sa network yung Spirit Brother nga ni Storm na namamayagpag, no? Si Quinn. Pero pagdating sa mga offlaners natin, actually looking good. Centaur and Void Spirit dito. Paano yung playstyle ng Void dito? Anong take mo sa item ng Void Spirit? Yan natin makikita eh. So si Amar bahala magtimpla. Si Amar na bahala. Pero ito, the rotation. 6 na rin 6 eh. Tingin mo mag-a-adapt yung other offlaners kay Amar na maggumamit ng Void offlane? Kasi hindi naman na bago eh, nakita na nga tayo, Ember si, ano nga gumagawa sa atin sa Sinon, Masaros eh. Diba, Ember Spirit offlane. Kapon, gabay lama, Ember offlane. Diba, yun nga. Yung sa Ember, di na tayo bago dyan, yung sa Void Spirit kasi, diba? Most of the time, mid lang siya eh, pero grabe, layo. Coast to coast, yung zip na yun, pero makakapag-tether pa rin. But still, mabibigyan. Dito nga may hoop stomp doon, pero okay lang. Ace man should secure yung kill dito nga, snaking. Although, Tiracho, nakadaali siya doon, mamen, ni Creed. Sakto kasi, ano mangyari? Gusto nila patayin si Razor. Si Razor, gusto nila patayin si Darat. Si, ano, Tiracho. Pag twin gate niya, ayun. Naligtas na siya sa gang. Play. Tapos, napatay pa niya yung Klings. Si Skitter pala, pumunta bigla sa baba naman doon. Sige, patayin niyo yung Ayo dito. Nakita mo yun? Oh. Nakita mo? Ano? Yung chakram niya, gumanon ganun. Umikot-ikot, ano pati nga kay Timber? Ano yun? Sa paset niya din yun. Oo. Ganun na yung ano niya. Tignan natin. Eto, testingin mo nga ulit.
Testing, pakita ulit. Pakita, pakita mo ang sino kasi nakatingin ako sa everyday gadget natin sa update eh. Grabe nga yun. Angas nga no, no. Dati na daw yun, host Julius. Alin? Twisted Chakram. Parang dati na yun. Eh, kakapatch lang natin. Dami boss, pwedeng gawin sa offlane daw, Timber or Razor, naging boss, void pa. Boss, explain mo sa akin paano naging dati pa yun. Eh, Twisted Chakram nga, bago lang ibig sabihin ngayon lang sa patch. Oh, Timber, punta ka sa T. Paano naging dati? Di sana nakikita natin dati yun. Ang galing. Medyo magaling ka rin talaga. Eh, baka dating, anong araw naman. Ayan o, Twisted Chakram. Ito, sa paset niya. A smaller and controllable chakram which flies an infinity sign in a selected direction. It deals 110, 155, and 200 pure damage. So, yun pala yun. Yun yung nakita natin. Medyo hindi pa uma... Tapos, slow duration, 2 seconds chakram with 125 cast range, 600 fight range. 1-2 pagdating sa mana cost. 100 yung cooldown. I mean, mana cost 100. Tapos, 20, 16, and 12 seconds pagdating sa cooldown. Alright. Pero snaking, delikado siya rito. Nagpanggap na illusion si Queen, eh, no? Nakatayo lang. Pero mabubuhay naman si Queen dito. Pero warded sa mid, ah. Si Sneaking, muntik, may ano? May chat si Queen, eh. Hindi, medyo hindi pa maalago Falcons. Palabas muna ng Senior Aguila daw. Ah. Aha. Pigeon. Pigeon fly. Grabe si Queen, eh. Fly away. Active na active si Queen, eh. Fly like pigeon fly. Okay. Alright. Kimu TV. Grabe ka si Queen, eh. Active na active. Pero middle lane natin. Gusto nila patayin si Marlene. Nakailagan. Parang Illusory Orb. Nipak, oh nga eh. Oh, diba? Ganun nangyari. Sorry, oh, bende ito. Magkaroon tayo ng bakbakan. Delikado agad. Ay, oh. Nahuti nila si Skeeter. Bakit sila gumanon, pare? Delikado siya dyan. May makukuha ba silang trade? Mukhang wala. Pumalag lang si Queen sa loob ng chakram. And they managed to kill 3 against Falcons. Napasama. Paghahabol pa sila dito, ha? Ace, sabi niya, guys, focus na lang kasi sa tower. Crit lang naman yan, eh. Napasama pa nga dito yung Falcons. I-relocate kasi, tinan mo. Nag-relocate si Ayo, eh, no? Nag-relocate siya. Buhay na, eh. Nasa etapan tuloy sila niya, no? Oo, tas dito sila nang galing sa likod. Na-anticipate agad ni Queen. Sinipinan niya na agad yung Ayo. Tas saka nila sinundan or pinalo apan tong Razor, ano? Si AA na nga yung pumatay ito, eh. Since sila diracho, focus dito sa Team Burso na medyo malalim na nga din. And nice play nga yun for GG. Nasa etapan yung relocate nga rito. Yun lang. Easy Bugatti lang mga tropahan natin. Eto, mababawian naman si Deracho. Marini with a good kill. Pabasa 3K yung kaninang pumayip kayo na nakalamang. Pero nakaka-2 objective na sila dito, ah. And Quinn being a pain in the ass dito against Snaking. Prekenda Tether. Sakto lang, makay krepas doon para sabitan niya, no? Muntik na naman siya ulit. Pa-orchid yung magiging build dito ni Quinn, ah. Uy, yun, 3 points? Kala ko 3 points aabuti ni Snaking. Nakikita niya, eh. Muntik na siya tamaan ng... I like this, ha? Orchid of Malevolence for ganda. Queen. Ganda. Siyempre, si Malrini, diba? Even yung Void, pag na ano mo talaga. This is new patch. Oo, wala pa nga nakasi Julius na Timber. Di ba kakala niya lang ng dati pa yon nung nakaraan pa lang? Baka ganun lang, nung nakaraan pa. Ganun lang. Ano yung nakaraan? Oo, na ano lang siya sa pag-construct ng dati. Yun lang naman. Ngayon lang pa natin nakakasi kasi si Timber. Oo, ngayon lang tayo nakapagkas na may Timber, eh. And nakikita nyo naman guys, every time nire-review namin agad yan, pag bago sa mata, andito yung everyday gadget natin pero para ma-update din kayo. Derekado siya. Nabili niya na yung Desolator, pero katarang pasok dito, no Storm Spirit. Double Electric Remnant sa pool sa mukha dito, Timber, patay din dito si Crit, pero Quinn, mabubuhay pa ba? Actually, even though hindi enough yung mana niya dito, hindi siya basta-basta magsisip, TP away, nag-change target sila Skeeter taking dito, instead, wala pa yata silang makukuha ang kill, tatlo na yung nabibigyan, and Skeeter, Manoy, Team Wipe pa ata, and buti na lang, nandun yung relocate. Buti ka mo, may relocate, kundi Team Wipe pa nga. Nanalo sana ako ng 10k sa parlay ko. Eh, wala. Ano mangyayari? Sa bundong to! Sa bundong to, yan lang naman. Pero boses sila, isipin mo, sila yung gustong pumatay. Gusto nang patayin si Hidracho rito. Pero grabe, laging nandun yung campaign ng GG, no? Talagang stick together sila. Entry wala, hirap sila sa disable pag hindi involved si Shadow Shaman. I mean, kailangan kumunik ng Aether Remnant. Yes, is one way din naman yun for the disable. Pero pagdating sa GG, kasi dali lang, like that. Isang malupitang hoop stop, even though na-counter hex dito si Ace. Punit. Napunit agad yung Team Burso. Remember, magic damage. Medyo makati din dito for GG. Deso na rin, eh. Eto pa, Orchid, ninesting agad kay Skeeter. Kauna-unahang subok ba yun?
O meron na gawa niya na kanina. Kanina pero, gamit niya na. Pero patay pa rin naman. Yun yung kagandahan doon. And could, congrats sa mga first 10 natin dyan. Ha? And first 10 kills nga natin makukuha ng GG. Hindi pa tapos. Amar, mukhang mabibigyan din. Double kill for Queen. Grabe yung kalamangan ng GG dito. JN, maglabas na tayo ng another wager natin dyan. Ako naman. 7H ko lang sa 1HP. Yun lang naman. Yun lang naman sa mundong to. Sa mundong to? Oo. Magkano kasi ha? 5H. 700. Wala pa, na. Bakit? Under tapos, plus GG. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Tama na sa all the way na Falcons na yan. Ayun na. GG naman ang money hack ngayon ulit. And eto na nga, crit. Mabibigyan. Easy kill once again. That's Ace with the mega kill streak. Yun lang. Yung yaman ng Centaur, alam mo yung build ni Ace dito? Mm. Blade build siya, tas Bale, tas Dagger. Wala siyang boots. Rekta-rekta yung item dito ng Centaur. Parang naging pre-lane din kasi siya dun eh. Tingin mo naging factor yung early rotation ni Skeeter. Parang nakalibre siya sa baba eh, kaya nabasagan siya agad ng taas. Kasi parang pwedeng mag-stick lang dun yung Razor. Ang ginawa niya, rumotate siya sa mid, sinasama na siya nung Eye or Merelo. Kumukonnect sila sa gitna. Hindi, ako feel ko, mali nag-suffer, yung... tingnan mo, lowest sa network. Eh, carry yan, paalala lang. Hindi, mali yung ginawa talaga nila. Diba? Kala ko kasi... Ayun pa, Diyos ko, snaking, deso yan. Ay, na-hold pa nung Bramble, Marescas arrive. Ayun, sakto sa stock ng deso ni Daracho. Uh-huh. Yung shoot. Kailangan eh. Shoot na shoot. Kumbaga kung may shoot ka sa Earn, tsaka Blasto, yan, shoot ka sa deso. And ito, pa... Shivas na rin to, one component away na lang. There's the Zephyr Queen, ibibigay yata kay Ace. Pero dinaanan na ni Queen, di na para patagalin pa. Nandun yung Terrorize, tatakbo si Tofu dito. Gagamitin niya yung ultimate for defensive purposes. And 15-5 na yung score natin dito sa board. GG is doing it dito sa ating new patch. Talagang ginagawang bata dito yung Falcons, ha? Aha. Uh-huh. Pero Amar, dive in. Celery, delikado. Eto na yung crush gear. Ah, sorry. Yung Beyblade niya na nagalaw na, no? Pero oh, nakuha nila yung AA, but still, may trade-off pa din naman yon. And look at the Timberholios. Parang they are getting shredded. Left and right. Up and down sa mapa. Yung item din kasi ni Timber dito, nag-atos niya eh. Hindi mo, no? Out of nowhere, nag-atos. Eh, parang... yun nga, yung lockdown kasi, pare. May 10 bits nga, yun. May shaman kayo eh. Yun nga, sabi ko na sa'yo, drop pa lang. Kanina, nung 3-4, yun yung concern ko lang sa kanila. Unlike sa GG, lahat meron. Diba? And ngayon, yung tier 2, mababasag na rin nila. Hindi nga mag... 17 minutes pa nga lang, napakaaga nito eh. Eh, pinag-usapan naman na... pa naman natin to sa Nosra na parang pag naging one-sided game, talagang sobrang bilis na ito, susubok. Amar with the Aghanims, Chakram, at yung paikot-ikot niya nga rin Shuriket. Oh, Queen actually surviving and he managed to zip out. Di pa tumama yung plasma field. That's Timber down. Crit is down as well. Another zip in for Queen. There's the electric vortex. Sabay zip out lang. Queen is playing out of his mind dito sa ating game. Tatama pa yung Apo Blast. Snaking might fall pa. Una yung Razor. Dito mama yung stop. And Ace, mag-focus na lang sila dito. And that's gonna be only the Amar, the only lone survivor. 14k advantage for GG. Hindi man lang napatay si Queen. Kanina pa nabubuhay yung storm dito. Yung kalungkutan, pwede natin itawag to, Jay, pag ganito. Kami, Falcons. Kasi sabi ng teammate ko, let's call it quits. Yun lang. Let's call it quits. Let's call it a day. Let's call it a day. Yun lang. Let's call it a day. Yun lang naman sa bundog to. Durog eh. Kumaga nag-all in na si Amar eh. Aghanim siya. Nandun yung silence. Yun yung chance nung mapatay. Tsaka yung... hindi ito yung mga carry na ultra comeback nung matindi. Oh, Razor ka lang. Tapos ganyan pa yung network mo. Ang hirap bumangon. Maasahan mo yun sa mga heroes sa chess. Ayun. Spectre. Patay na naman. Maasahan mo yun sa mga heroes sa chess. Spectre, Mortred, Luna, di ba? Pero tinan mo, back. All across the map, wala na silang, napipin down na sila dito, mga sir. And patay dito si Crit. Maraming nakasurvive. Eto nga si Balrini. Buti na lang, hindi na. Kukonekta yung Apo Blast doon. Pero that's three heroes dead, mga sir. Nabalian ng pakpak si ano? Gulaman, labas mo. Nabalian ng pakpak. Nabalian ng pakpak yung Falcons dito, guys. Hindi na makalipad. And, Tingin nga kung hindi na makalipad. Patingin nga nung ibon na hindi na makalipad. Ang taba pala, kaya pala hindi makalipad. Ang laki na dyan eh. Hey, Falcons. Hey, Falcons, mapapalipad. May hangover yung ibon. Birthday ni Kim siya. Belated happy birthday pala kay Kim, ha? Agi lang mababa ang lipad. Naging pal clown. Pal clowns ang tropaan dito. Nanginahing talaga ako sa bet. Anyway.
Lagi na lang ganun ah. Masyado kang greedy daw kasi. Greed is good, pare. Tanong naman yan. Greed is good. Ibis na nag-ano ka na lang. Pero ito, another attempt. Center, makunat to, Jay, ha? Wala, makakatakbo lang yun. Hindi na nga siya umalis sa pwesto. Aray! Grabe naman yung barrage! Grabe yung barrage ni Taracho. Ito na may tsura ni Baracho. Oh. Tumatawa na lang siya. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Sabi ko na sa inyo, Palcos, pag nag-update, tapos kayo sa akin, sabi ni Taracho. Tapos na, malaligayang araw niya. And GG is called! Tinawag 20 na. Minutes sa ating game! Parang inter-barangay yung kalaban dito ng GG. Hindi expected doon na Falcons magiging one-sided, di ba? May sinubukan yung Falcons sa draft nila, hindi pero hindi gumana talaga. Yun nga, feel ko yung Boyd, hindi gumana, sobrang hindi nag-pay off eh. Ang grabe naman yung GG rito, sobrang ganun on fire. Ganun lang, para! Ginanun lang ng GG. MVP? Hindi, kami nag-iisip dito, anong easy ka lang? Kumipa sa'yo. Collective eh. Wala, walang MVP. Hindi, Queen natin bibigay. Grabe si Queen. Oh, si Queen. Dinurog niya yung main. Si Malrini. Tapos, oy, ilang beses na matay sa Clash. Ay, mukhang pamatay. Ang akin lang naman. 7H. 700 bucks, malinis. Yun lang. Hindi, may game 2 pa naman eh. May game 2 pa? May game 2 pa. Relax ka lang. Ang sarap mabuhay sa mundong to. 20 minutes, nagkaroon ka 200. Saan makita ng ganun? Tama. Di ba? Okay lang. Basta talo yung parlay mo. Masaya naman ako doon. Okay lang. Kung alam mo ka ng 100-100, pero yung parlay mo hindi mananalo. Wala na, pare. Kung... Oh, tayo mo si Queen, oh. Wala, pare. Ginaganong ganun lang. Ginaganong ganun. Tayo mo naman si Queen, oh. 7-0 and 12. Grabe sa kanya. Pero ganun din naman si Ace. Parehas eh. Parehas silang maganda. Pero ibigay natin siguro yung kume-MVP man si Queen. Sobrang grabe yung orchid niya, sobrang payoff. Muntik lagi mamatay, pero namamanage pa rin makapag-zip out. Eh, nagte-turn around pa yon to another kill na naman para sa side ng Falcons. Bilis nun naging Dota natin, parang katumbas lang nung draft, no? Mm-hmm. Siyempre, game highlights natin, presented by... Eh, dito nag-umpisa eh, Jay. Oh. Yan eh, yung relocate. Buhay naman talaga si Malarini, buhay na bato na siya dun eh. Hindi ko lang alam bakit parang needed pa kasama Eye or Razor dun sa part na yun. Parang... Kung nag-farm na lang si ano doon, pwede pa eh. Ito naman si Diracho, gusto nilang patayin. Eh, nag-stamping. Oh. Ayun, nabuhay. Wala, tinamot, tumipi nga lang to. Hindi nga to basta-basta nagsisip eh. No, si Queen, oh, laban siya. So, bigla sumulpot yung Eye or Razor. Okay, tipi na ako dyan. Bahala kayo, oh, di ba? Sinukuhan din siya. Tapos ito, static link. Eh, naka-blade mail. Oh. Nabuhay ni Skeeter. Salong-salong ni aray. Skeeter, mga aray, sir. Yung back damage. Swerte pa nga to. Dapat, team wipe yan, no? So, itong mid, si Centaur, gusto nilang patayin. Eh, paano? Mm-hmm. Not, you know, barrage. Kinahain nila yung barrage niya, ano eh. Karacho. Ayan, dyan na nag-GG. Pero syempre, hindi pa rin imposible makabawi game 2 Falcons. Baka yes, nagamagalit sila dito. Oo, tingnan natin. Ilabas nila yung kailangan ilabas. Importanting match to kasi Grand Finals nakataya dito and yung ating player of the game nga, Julius. Syempre, walang iba. Si Queen, 7 kills, 0 deaths, and 12 assists para sa kanyang Storm Spirit. So, tingnan natin sa game number 2 kung makakapalag ba yung follow. Uy, panalabit natin! Panalabit!